Hello everyone, this is JMC and this time gusto ko muna bago ang lahat na mag thank you sa tinuturing kong tatay dito sa mundo ng YT, ang bahay ni Brotherhood. Ayan. Kasi sa kanya kung bakit ako natuto na mag YT or kung bakit ko na-achieve itong isa sa pinangarap kong makuha dito sa mundo ni YT. At syempre ang aking bangag team, hindi ko na i-mention kung sino-sino kayo kasi alam nyo na yan, baka may makalimutan ako, so hindi masarap na hindi ma-mention, diba? So hindi na lang tayo mag-mention, alam nyo naman yan, mahal na mahal ko kayo. At syempre kayong mga naging kaibigan ko dito, kalapit ko, kasangga ko, sobra-sobra akong nagti-thank you. Ramdam na ramdam ko yung pagmamahal nyo, ramdam na ramdam ko talaga yan, kaya nga malimit na umiiyak ako nung nakaraan. So yan, back to topic tayo. So, bakit ko nga ba ginawa yung vlog na to? Kasi gusto ko lang ikwento dun sa mga hindi nakakaalam yung naging journey ko dito sa mundo ng YT. So, way back 2017 ako nag-start na mag-YT. That time is only 10,000 view lang yung requirements at pwede ka nang magpa-monetize. So ngayon, nagawa ko ng mga video ni hindi ako nag-aral, guys. Ni hindi ako nag-research kung paano ba yung mas mapapabilis yung ma-reach mo yung requirements, diba? So, inabot ako ng 2018 na 4,000 views pa lang yung nalikom ko doon. Tapos, 2018, guys, nagkaroon na ng 4,000 watch hour na siya at naging 1,000 subscriber na. So, that time, bigla akong nag-stop dahil hindi ko alam kung paano. At ang masama nga sa akin, hindi ako nag-aral. So, dahil ayoko na parang makinig or maano sa idea ng iba. So, yan, bali, halos isang taon ko siyang kinalimutan. Itong 2019, hindi ko alam kung anong nangyari. April yata yun. Oh, yes, April. Natukso ako na mag-upload ng kadenang ginto sa aking account. Binuhay ko ulit. So, yung unang araw ko is sobrang ganda. Hindi ako binigyan ni Lola ng parusa. So, sobrang laki ng WH. Sobra-sobra. Tapos, nagkaroon agad ako ng instant na 400 na subscriber. So, diba, tuwang-tuwa ako. So, ang ginawa ko kinabukasan, inulit ko na naman yan, guys. So, mali yung ginawa ko ng yun. Dahil nung una nga, pinagbigyan na nga ako, diba? Ngayon, nung maulit ko siya, after 4 hours, nagkaroon na ako ng strike. Pero kinabukasan, guys, inulit ko na naman siya. So, 30 minutes na inalagay ko siya, strike na naman. So, that time, saka ko nakita yung bahay ni Brotherhood. Kasi, di ba, madami nang nag-subs sa akin. Inabot ako ng nasa 400 plus ang aking subs na nag-gain doon sa dalawang araw ko. Bali, tatlong araw ko na pandadaya. Pero yung isa kasi, halos hindi na yun counted dahil 30 minutes detected na agad yung account ko. Kasi mga reuse ang ginawa ko pagka-download ko, re-upload agad. So, maling-mali yun, di ba guys? So, ngayon, syempre marami akong mga subs. So, noong ako nagkaroon ng takot, nung dalawa na siyang strike, so sabi ko, alas na, ayokong masunog yung, kasi marami akong alaala dun eh. Yung ibang mga personal videos ko, nilagay ko dito. Yung mga unang mga hugot ko, upload ko ng upload dito sa YT ko. So, parang masakit yun, di ba? Kasi nauna mong bahay. So, ngayon, nagtingin ako dun sa mga nag-sub sa akin. Nakita ko doon yung parang may sinab back ako. Tapos, lumabas sa akin yung sa notification. Sa newsfeed, yung ano ni Brotherhood. So, parang natukso ako na natingnan yon, guys. So, yon, doon ako natuto. Doon ko na ano kung paano nga ba yung pagsisimula. Although, late na. So, tinaray ko uli siya na simulan sa tama. So, nag-LS ako. Pinakahirapan ko talaga. Hindi na ako nag-upload ng mga video na parang may connected sa iba kasi natakot na ako eh. So, almost 2 months nga. Hindi almost 2 months. 2 months ako na araw-araw akong nag-LS. Umaga't hapon. 6 to 7 hours ang nakukonsume ko. Halos hindi na ako nakakatrabaho ng ice dito.
para lang maging ko yun. Kasi andun yung ano eh, parang gigil ko na makuha ko yun. Dahil sabi ko nga, hindi na to dun sa perang kikitahin mo. Parang ego mo nga. Ego mo yung gusto mo ring mapulpil. Kasi diba, yung iba nakikita natin, okay naman ang pamumuhay. Pero alam nyo yun, nag-YouTube. Kasi parang naging ano na to eh, naging libangan mo na. Kasi dito sa YT guys, na ilabas ko yung isang pagkatao na hindi ko mailabas. Hindi naman sa pamamalastik. Pero 'di ba, ang hirap at nahuhusgahan ka kasi ng mga kakilala mo. Katulad ko, mahilig akong humugot. So, pag humuhugot ako sa FB ko, minsan may mag-PPM sa akin. So, ang hirap nahuhusgahan ka, 'di ba? Na gusto mo lang namang i-share yung parang sa hidden talent mo. So, ano magagawa ko? Masaya ako sa mga malulungkot na bagay. So, yun na nga guys. Pero dumating ako sa time na parang nakaramdam din ako ng pagod. Kasi alam nyo, lumobo ng sobra-sobra yung WH ko. Pero alam mo, yung nag-gain ko dito, yung madaming friendship, iba-ibang lugar, iba-ibang klase ng pagkat ng tao. Tapos nakilala ko dito, umiiyak ako dati sa LS ko. Ewan ko, dumating yung time na parang hindi ko na maitago kung ano yung nararamdaman ko. Minsan, nagsasalita ako, bigla na lang akong umiiyak kasi may mga maaalala ko, may mga tao ko. Kasi nagawa ko ditong magsalita eh. Minsan, umaabot ng 40-30 taong mahigit. Yan yung parang pinagsasalitaan ko na dati, ako lang yung nakikinig. Tapos dumating sa akin yung ako na yung pinakikinggan. Ako na yung nagsasalita. So parang nakagain ka ng, ano, ng confidence sa sarili mo. Nabuo ko yun. Nagawa ko na magsalita sa harap ng parang salamin. Kinakausap ko ang sarili ko. Yan, sorry. Tulad ngayon, kinakausap ko na naman ang sarili ko at nagkukwento sa inyo. So, pero dumating ako dun sa parang nagkaroon ako ng parang na-depress ako kasi alam mo yung gigil na gigil ka tapos hindi makuha. Tapos hindi mo alam kung anong mali kasi ginawa mo na naman lahat, lumobo na. Tapos sabi ko nga, mag-give up na ako. Kasi ang dami na nag-PPM sa akin, ano na nangyari, wala pa din, di ba? So, yung ibang umaattend ng LS ko, sabihin wala pa rin ba? So, parang minsan parang nasasaktan ako kasi kita na ngang wala, di ba? Itatanong pa, pero gano'n naman tayo, di ba? Hindi nila sinasadya yun, pero siguro sa'yo, parang iba na yung dating. So, parang nag-try ako na mag-lilo paunti-unti. Pero sabi ko nga sa sarili ko, nanghingi ako ng sign sa kanya pala. Nanghingi ako ng sign sa taas na kung i-stop na ako. Pero alam mo, nung pag-gising ko, nandun yung sign na hindi ako dapat tumigil. So, dumiretso ako. Pero yun nga, halos binitawan ko na to. Hindi man totally, pero magdagdag ng tao dito. Parang binubuksan ko na lang ito, tapos maisipan ko na lang na mag-support or hindi, minsan pababayaan ko lang. Tapos, kaya halos nawala na yung mga regular na pumapasok dati sa akin. Tapos yun nga, naglipat na ako ng kabilang bahay dahil sabi ko sa sarili ko, mahirap mag-stop kasi sobrang laki na ng effort na naibagsak ko dito. So, alam mo yung, hindi man ako totally na bumitaw dito, pero andun na lang yung 50% na pag-asa ko kasi wino-workout ko yung isa. Pero ang point kasi doon, hindi ako nag-give up totally. Although alam ko na mali, ako kasi yung may kasalanan eh kung ba't nagkaganon. Kung sana natuto ako na mag-aral muna, natuto ako na makinig sa sinasabi ng iba. So, hindi aabutin ng account ko yung inabot kong ito, diba? So, yun yung pinapayo ko sa ating lahat na bago mo gawin ng isang bagay talaga, pag-isipan mo, kumuha ka ng ideya ng iba, hindi lang yung alam mo na lang na magaling ka, kaya sarili mo lang yung pakikinggan mo. Maaring matalino ka sa bagay na or estado mong yan, pero may ibang bagay na merong mas magaling sa'yo or merong mas nakakaalam sa'yo, so kailangan mo ng ideya ng iba. Kaya nga, diba may kasabihan na no man is an island. So talagang kahit dito sa mundo ng YT ay applicable yan. So, kung ikaw ay isa sa mga nawawala ng pag-asa, wag, idiretso mo lang yan. Kahit konti pa lang yung dumadagdag sa'yo, dire-diretso mo lang. Kasi katulad ng ginawa ko na nagmadali ako, mas lalo akong napatagal. As long na ginagawa mo ang tama, as long na isa kang mabuting kapitbahay, isa kang naging mabuting kaibigan, marami at marami ang magmamahal sa'yo. Promise yan. Naranasan ko yan dito at ako, sobra-sobra akong nagpapasalamat talaga sa inyo. Kaya itong nakuha kong ito is hindi lang para sa akin talaga, para to sa inyo. Parang isang tagumpay ito eh. Hindi ganun kalaki ang community na meron ako dahil ilan lang tayo. Pero alam mo yung
pagmamahal na parang naramdaman ko galing sa inyo ay hindi yun matatawaran, di ba, ng mga, ng sentimo na pwede kong makuha. So, yan, basta, kasi sabi ko nga, isa ito na achievement sa pagkatao mo kasi hindi ganun kadali na makapasok sa mundo ng YT. Pero nagawa mo yan dahil kung ikaw, isa ka sa makaka-relate dito, alam ko, dahil pag tayo, nagpasa tayo ng link sa mga kaibigan natin, sa mga kamag-anak natin, minsan isisin lang nila, minsan din nila papansinin. So, ang hirap, di ba? Ang hirap. Kaya, yung pagpasok ko dito na walang kakilala sa mundo ng YT, wala talaga, as in, nang dahil din sa pagkakamali kong yun, natuto ako. So, dapat sa lahat ng pagkakamali or sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, lagi mong tatandaan na may positibong mangyayari dyan. Basta maging ano ka lang, open-minded ka at maging matuto kang tumanggap kung ano yung pagkakamaling nagawa mo. Ayan. At tulad nga ng ano, lagi nating isasama ang Panginoon sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Dahil ako nga, sabi ko, humingi ako ng sign at ibinigay niya. So, nakaramdam ako ng depresyon, nakaramdam ako ng pagkainip. Pero alam niya yung time na parang halos ibinigay ko na sa kanya kung ano yung desisyon, sa kanya ibinigay sa akin. Pero yun nga, hindi ako talaga sumuko. Nagpahinga lang ako. Tapos nung makapahinga ako, inano ko na sayang naman yung ano nang iginugol ko na medyo mahaba ng panahon. Sobrang sayang. So yun, bumalik ako, nagsimula ako sa bago. Pero yun, yun nga yung maganda yun, nung parang siguro nung makita niya na okay na ako, na matatanggap ko na, natuto na ako. So ibinalik niya sa akin ng parang sobra-sobra kasi yung dun sa kabila akong bahay, halos malapit na rin ako dun eh. Pero yun nga yun, ngayon ibibigay ko yun sa kapatid ko. Basta yun, ang sinasabi ko, kung nawawalan ka ng pag-asa, wag, idiretso mo lang yan at isang araw ay magiging okay din yan. Dahil ako nga, dalawang buwang mahigit ako guys na under review, gano'ng kasakit yun, nakikita ko yung mga parang nauna ako, tapos nakikita ko may gwardiya na yung bahay nila. Although, hindi ako nabibitter talaga sa kanila. Nabibitter ako is dun sa sarili ko. Kasi nga, hindi ko alam eh kung anong dapat kong gawin kung ma-okay. Tapos yan, nag-research ako. May nakita nga ako dun na 4 months na siya guys. March pa siya under review. Tapos ngayon is July na, diba? Mag-August na. Under review pa rin siya. Pero alam mo, yung mga ano no, na nakalagay doon, hindi siya susuko. So sabi ko nga, ano namang karapatang kung sumuko? Parehas lang kami ng case, parehas kami ng nagawa sa account. Pero yun nga, kung hanggat may iwasan mo naman, gumawa ka na lang ng content mo. Or kung gagamit ka ng sa iba, manghingi ka ng permiso, or anuhin mo lang, baka naman po pwedeng ilayo mo dun sa talagang original content na kinuhanan mo. Pero choice mo naman yan, decision mo yan. Ako, nagpapayo lang ako sa'yo kasi dinanas ko yung ano yung parang ma-depress kasi gusto kong makuha na hindi ko makuha-kuha kasi sa kasalanan ko, nagpabaya ako. Pero dun sa pagpapabaya kong yun, natuto ako. At yan, salamat sa inyo at gusto ko ring ulit-ulitin sa inyo na ang taos-puso ko talagang pasasalamat. At basta sabi ko nga, dire-diretso lang tayo at etong pag na Monica, yun pa lang yung simula ng journey mo dito sa YT. Dito ka dapat mas maging matatag, mas maging matalino, mas maging mapamaraan kung paano mo mapapaunlad pa yung bahay mo. At hanggang dyan lang yung masasabi ko muna kasi masyado nang humahaba ang oras. At isang taos puso uling pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong lahat. Hindi ako makapag-mention ng pangalan kasi ayaw ko na may makalimutan ako kasi pantay-pantay kayo sa puso ko. Dahil naramdaman ko naman kung gaano niyo ako pinahalagahan, sobra-sobra talaga, kaya sobra-sobra yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat. Salamat, bye-bye.